tayong lahat ngayong araw na to, guys. So, for today's video, guys, meron akong isi-share sa inyo. It is about sa tanong sa akin ng isang friend ko. Wait lang, guys. Ayusin ko yung aking video. So, katatapos lang ng work ko ngayong araw na to. So, ayusin lang natin, guys, para hindi tayo masyadong mukhang pangit. Charot. Ayan, guys, pasensya na kayo dun sa aking bed. Yung aking bed, ito yung aking bed. Ayan. Ayan, ayusin ko lang, guys, ha. Ayan, so guys, andito ako ulit sa inyong harapan para magbigay naman ulit ng ano nga ba? Sabay ganun. Yun, guys, ang pag-uusapan natin ngayon is about sa ano, work din dito sa Taiwan. About Taiwan, ano pa rin to? About sa Taiwan, work pa rin to, guys. So, ito is about naman sa, may nagtanong sa akin na friend ko. Kasi may gusto daw, nandito na yung friend ko at saka yung kaibigan niya. Tinatanong niya kasi about sa break contract ng factory worker at ng caretaker, caregiver dito sa Taiwan. So, yun ang pag-uusapan natin. Kung meron nga ba daw dapat bayaran ng isang worker at ang isang OFW dito sa Taiwan pag sila ay nag-break contract. So, keep on watching, guys. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, guys, kung ngayon mo lang napanood to, i-press mo na yung subscribe button at hit na din ng bell para updated ka sa mga video na ipopost ko. So, keep on watching! So, ayun nga, guys. Kumusta tayong lahat ngayong araw na to? Kahapon na pala dito, guys. So, ayun, guys, is 5 o'clock. Katatapos ko lang ng work ko. Katatapos lang akong magluto ng dinner for my lola and for my boss. Para sa aking boss at saka sa kanyang anak. So, tatlo lang kami kasi dito sa bahay lagi. Every Monday to Friday. Saturday to Sunday, nandito yung anak niyang dalawa kasi wala silang mga work. So, kasali sila sa pinagluluto ko. Pero, kung ano yung luto ko, ginagawa ko, kung ano yung luto na ganun pa rin kasi minsan ka naman kasi kumakain sila sa labas. So, yung luto kong ginagawa ay same lang din ng mga luto ko sa So, ayan, guys. Pakita ko sa inyo, guys, muna yung aking alaga. Aso. Ayan. Say hi, papu. Ayan. Minsan ito ay aking dinadala-dala sa labas, guys. Ayan. So sweet. Napaka-sweet nito kasi alam niya na kakain na siya mamaya. Behave ba? Alam niya na siya ay kakain na mamaya. Kaya ganyan yan. Ito, guys, ay alaga ng aking apo ng lola ko. Si, her name is Papu. Ang shalay. So, guys, andun tayo sa ating pag-uusapan ngayong araw na to, guys. So, ang tanong niya, guys, is, ate, meron nga ba daw bayad pag ikaw ay isang caretaker o isang factory? Pag meron ba daw bayad pag ikaw ay nag-break contract? So, yun ang pag-uusapan natin ngayong araw to. So, dun muna tayo sa caretaker, guys. So, mga caregiver na katulad ng work ko. So, yun. Eh, ito, guys, bali ay ang pagkakaalam ko, guys, sa tagal ko na nag-work dito sa Taiwan, pag ang isang caretaker or isang caregiver, guys, masyado yatang maluwang yung damit ko, charot. Masyadong labas na yata yung damit ko. Hindi, ang init kasi, guys, kaya naka-white ako lagi ng damit pagka sobrang init. Kaya, ayan, naka-white, then naka-t-shirt, naka-pusod ng masyadong mataas yung hair ko para hindi lumalapat dun sa aking batok. So, ayun nga. Bali ay tinatanong niya kung meron nga ba daw bayad ang caretaker o caregiver pag ikaw ay nag-break contract. Halimbawa, ikaw ay nasa 3 years contract. 3 years yung contract mo. At halimbawa, umayaw ka na or may meron kasing emergency or talagang ayaw mo na magtrabaho, nahihirapan ka,
hindi mo na talaga gusto yung trabaho mo, or meron ka naging problema sa amo mo, or meron kayong hindi pinagkakasunduan, at napag-isipan mo na mag-break contract or tapusin yung kontrata mo kahit hindi pa hindi ka pa naka 3 years, yan, pwede po na mag-break contract dito. Ang isang OFW or ang isang caretaker dito sa Taiwan. So, ang tanong niya guys is, may bayad ba daw pag ikaw ay nag-break contract? So, yun. Nandun tayo sa pinaka-main topic ng ating ng tanong niya. So, may bayad ba daw ate pag ako ay nag-break contract? Halimbawa daw te, halimbawa po na 1 year pa, nagpirma ka ng kontrata ng January, tapos wala pang isang taon, nag-break contract ka, or kasi nga nagkaroon ka ng problema. So, ang isang caretaker po is wala pong pabayaran kahit 1 NT. Pero, may pero po. Ayun guys, pero meron pong ibang mga agency or mga broker na kinukuhanan ng bayad ang worker pag siya ay nag-break contract. Alam niyo kung bakit guys? Kasi may mga agency at broker po dito na hindi naman po sa sinasabi natin na ano sila sa pera. Talagang meron po na, pag halimbawa po ang nag-usap ang broker or ang agency at ang ayong boss mo at sasabihin na magbe-break contract ngayong worker mo. So, minsan po pinagbabayad nila ng, kasi meron po ako nababasa sa mga nagbabayad sila ng 5,000 NT dollar. May mga time po or may mga case talaga na nangyayari sa mga caretaker na pinagbabayad sila, pero nasa batas po ng ng Taiwan or nasa batas ng labor dito sa Taiwan na isang caretaker or isang caregiver ay hindi po pinagbabayad pag ikaw ay nag tinapos mo yung kontrata mo sa kanila or sa amo mo. Wala po talagang bayad yun. Kaya pagka ako, halimbawa po ang isang worker, halimbawa pupunta ng another cross country or magpupunta sa ibang bansa at ikaw ay hindi mo natapos yung contract mo bilang isang caretaker, wala ka pong babayaran. Pag halimbawa po pinagbayad ka ng broker mo or ng agency mo, so may ano ka po na tumawag ka or mag-report ka sa labor dito sa Taiwan para masabi mo na pinagbabayad ako ng ganung kalaki na hindi naman talaga dapat na ikaw ay magbabayad ng ganun, kasi nasa ano po yon, nasa kontrata po yon na pag umayaw ka na or pag tinapos mo yung contract mo doon, wala ka pong babayaran. Kaya lang guys, halimbawa pag ikaw ay magtatapusin mo yung contract mo at halimbawa may uuwi ka ng Pilipinas for some reason or for emergency, hindi emergency kasi uuwi ka na nga, itatapusin mo na nga yung kontrata mo. So, siguro dapat maaga pa lang, ipapaalam mo na sa boss mo or sa agency mo na ikaw ay uuwi or kung saan ka man pupunta or magko-cross country ka. Ipaalam mo na agad ng maaga sa amo mo or sa boss mo para makahanap sila ng kapalit mo, di ba? Para hindi sila mahirapan, pero depende sa iyo, nasa sayo naman 'yan, no? Kaya 1 month before or paalam mo sa kanila para yung agency mo naman, siya naman ang maghahanap ng kapalit mo, di ba? Kung talagang ayaw mo na, wala tayong magagawa. Na kailangan natin na ipaalam agad ng maaga yung ating pag-break contract. So, ando naman tayo sa factory worker. So, ang fact, ito alam ko kasi factory worker yung asawa ko. So, kaya masasabi ko na alam ko kung meron bang bayad o wala ang isang factory worker pag halimbawa siya ay nag-break contract. So, sa pagkakaalam ko at nakwento sa akin din ng aking asawa na isang factory worker, once na ikaw ay nag-break contract or tinapos mo yung kontrata mo dun sa factory pinagtatrabahan mo,
meron pong babayaran ang factory worker. Yan po ang pagkakaiba ng caretaker at ng caregiver, ng factory worker pag sila ay nag-break contract. Ang factory po ay merong babayaran, pero ang caretaker po ay walang babayaran. So, ang tanong nyo guys ngayon is magkano naman ang babayaran ng isang factory worker pag siya ay tinapos niya yung kanyang kontrata. Uwi na siya or pupunta siya sa another ibang bansa. So, ang pagkakaalam ko guys, depende po sa agency mo or depende sa ano. Meron po guys na mga ibang agency na nagpapabayad ng one month salary or kaya half salary ng ano, half salary mo ng isang factory worker. Meron po na ganun. Minsan half salary or minsan one month salary. So, kung one month salary guys, ang babayaran po ng isang factory worker is aabutin niya ng 20, siguro mga 28,000 or something, or pataas pa. Hindi ko ma-sure, pero ang sa pagkakasabi sa akin ng husband ko is 25 to 28,000 yung babayaran ng isang factory worker pag tinapos niya yung kanyang kontrata sa factory. So yun po ang pagkakaiba ng ano ng factory at caretaker or caregiver dito sa Taiwan. May babayaran yung factory, yung caretaker at caregiver wala pong babayaran. Yung pagkakasabi ko kanina na depende sa agency mo, kasi may mga agency talaga dito na minsan pinapabayad nila si worker pagka nag-break, yun ang pinapabayad nila. Pero ang alam ko po talaga sa labor dito sa Taiwan, wala pong bayad yung pag ikaw ay nag-break contract o pag tinapos mo yung kontrata mo sa iyong amo. So then sinabi ko na magpaalam ng maaga pag ikaw ay mag-break contract. Ayun guys. So ngayon nasagot ko na yung tanong mo sa akin, at siguro ano, kung may tatanong ka pa, message mo lang or mag-comment ka lang sa comment box channel ng ano, sa comment box ng aking channel, para mas masagot ko lahat ng mga tanong nyo about sa work dito sa Taiwan, about sa caretaker work, about sa factory work, pwede na rin kasi nga nag-uusap kami ng halagi ng husband ko, tinatanong ko sa kanya. So, mag-iwan lang po kayo ng comment. So, lahat po yun sasagutin ko pag ako ay my time, pagka hindi masyado akong busy, pagkatapos ang work ko, tulad ngayon na pwede naman akong ano, magdadaldal dito. Kasi kumakain yung aking alaga, habang kumakain sila, so ako naman ay magdadaldal dito. So, yun lang guys. At salamat sa lahat ng ano, support guys. Yun lang. Bye-bye everyone. Thanks everyone. Thanks for watching guys. I hope na may natutunan po kayo doon. At naituro ko or nabigyan ko ng kasagutan yung tanong ng aking isang friend na yun nga daw na gusto niya na tapusin yung contract niya. So, ayun, nasagot ko na yung tanong mo. Ha, at kung ano pa yung mga tanong, comment ka lang ha sa comment box ng channel ko. So, yun lang. Bye-bye!